ng halos isang buwan, pansamantalang nawala sa kanyang mga programa sa telebisyon ang King of Talk na si Boy Abunda. Nagsimula ito noong isugod siya sa ospital August 8, Biyernes dahil sa kanyang lagnat na umabot ng 43 degrees Celsius. Noong una, hindi malinaw ang pinag-ugatan ng kanyang high fever. Sa mga panahong ito, marami ang nagtanong tungkol sa kanyang kondisyon. Nang sumunod na mga araw, mas naging malinaw ang estado ng TV host. Ang King of Talk sumailalim sa isang medical procedure na tinatawag na aspiration of the liver abscess o pagtanggal ng nana sa kanyang atay. Bagamat naging matagumpay ang procedure, kinailangan pa rin niyang magpahinga at magpalakas dahil halos 25 pounds daw ang nawala sa kanyang timbang. Miyerkules, September 3, ilang larawan ang pinost mismo ng assistant niyang si Philip Rojas sa mga social networking sites. Laman ng post ang bakasyon ni Tito Boy sa Amanculo, Palawan, kasama ang kanyang life partner na si Bong Quintana. Ang bakasyon ito para raw sa tuluyang paggaling ng King of Talk. Kahit anong test, I'm open, sabi ko sa aking doktor, to any test. So lahat ho yun, pinagdaanan, dengue, tipos, typhoid, HIV, hepa, lungs, liver, kidneys, at marami pa pong iba. Nakita nila na meron po akong abscess, nana, sa aking liver. Ang ginawa po nila sa akin, nag-aspirate po sila. Gumamit po sila ng pagkalaki-laki at pagkahaba-habang karayom. Pero hindi ko po tiningnan yun, naramdaman ko lamang, pinasok po ako dito. Hanggang ngayon, masakit pa po ito. Dito, pumasok po yun, ultrasound guided po ito, dumaan po sa rib cage hanggang narating po yung liver. Na-aspirate yung ibang nana. Pero hindi po lahat yun. Kaya mga 3 days pa, meron po ako pigtail na tinatawag na iniwanan nila para i-drain yung natirang nana sa aking liver. Nakiusap talaga ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoong Diyos, huwag mong papayagang ilibing ako ng nanay ko. I do wanna die. Ayokong mamatay. Ang hirap isipin na ang nanay ko na walang kamalay-malay sa bahay. Hindi maganda ang pakiramdam. Kanyang anak, nakikipagsapalaran, nakikipaglaban sa ospital. Sabi ko, Lord, itong isa lang ito, huwag mo lang papayagan. Ang nanay ko ang maglibing sa akin. Sinabi namin sa nanay ko, nung ako'y nasa ospital, na nasa abroad ako, dahil nanay has mild dementia. Pero alam niyo po, pagdating ko sa bahay, kahit sinabi nilang nasa abroad ako dahil ayaw namin mag-alala ang aking ina, ang unang salita na sinabi sa akin, magaling ka na ba? Magpalakas ka. Ang nanay ko na may demensya, alam ang kalagayan ko. Ikinalulungkot namin ibalita, ang mahusay na talk show host ay pumanaw na dahil sa colon cancer. Ito po ang dahilan kung bakit hindi siya nakikita sa telebisyon. Sinasabi ko po ito dahil I am not dignifying these speculations, but I am acknowledging them. Ina-acknowledge ko na ilang beses po akong pinatay ng iba't ibang sakit. Isang kasinungalingan ang sabihin, ako'y natutuwa sa lahat ng mga nag-imbento ng mga maling balita. It's not fair. Okay na ako dun sa mga hindi ko kilala eh. Kasi I'm a public figure. Sa lahat sa inyo na nagnais na sirain ako, may intent man o wala, pinapatawad ko kayo. Totoo po yan mula sa aking puso. I will be back. If you want a date, malayo natin. Next Sunday, September 14, baka magbukas na po ako ng buzz at magsabing, magandang hapon Pilipinas at buong mundo. Welcome to the buzz.